showbiz fanatics, David Licauco, aba may pag-amin patungkol kay Mr. Jack Roberto. Ano nga ba ang kanilang pag-uusap patungkol dito? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, ay pasalamatan muna natin ang mga Barda fans, Pilay fans, yung mga talagang lagi si mga Carding fans, 'di ba? Na lagi pong nag-aabang sa mga updates natin. Thank you so much. And of course, ngayong araw nga ay hanggang ngayon talagang hindi pa rin makaget over ang lahat po ng mga fans ng Barda and Pilay ni Miss Barbie Portesa and David Licauco sa mga napakagagandang pinapakita ngayon at mga event na meron po ang Barda, kung saan naipakilala na rin sila bilang bagong mukha ng Shopee. At ang dami pong kinilig, ang dami pong reaksyon patungkol dun sa live videos nila, na kung saan talagang ano sila display of affection talaga sila, yung wala silang awkward sa isa't isa. Kitang-kita natin sa live video na nangyari na talagang ano na, kumbaga parang komportable na talaga sila sa bawat isa. Nakita natin si David kung paano niya alalayan. Talagang nakita natin na sobrang excited silang dalawa habang ginagawa yung live video nila sa Shopee. Sabi nga ng ilang mga manonood, first time lang daw silang nag-abang at nanood ng buong live dito sa Shopee, no? Kasi parang ano yun sale po yun ng 11-11, and Miss Barbie Portesa and David Licauco is inviting everyone na tumutok dun sa live stream nila, dahil parang meron po silang ano doon, meron po silang mga pinopromote. At talagang very smart po ang Shopee na to choose Barbie and David dito po sa platform na ito, dito sa shopping platform na ito. Pero isa sa pinaka nakakaloka nga, no, dahil meron pong isang news online na nagbigay ng kanilang statement or pangyayari kung saan nagsalita nga itong si David Licauco kay Jack Roberto. He said that he's smart enough na maintindihan. Ano kaya ang nakapalob sa ano na to, sa news na ito? Sabi diyan, the trio of David Licauco, Barbie Portesa, and Jack Roberto are currently the talk of the town as fans are divided between the real and real life pairing of Barbie with the two gentlemen. Hindi naman po talaga maiiwasan na talang pag-usapan, kasi parang love triangle kasi yung nangyayari dito ngayon . Although sasabihin natin na sinasabi ni Barbie sa mga interview niya na it's different thing daw na pag-usapan yung kanyang personal na love life doon po sa nangyayari sa kanyang career. Kasi parang it's between your love life and career It's between the yung pinaka-importante sa buhay ngayon ni Barbie . Social medias, all three in popular memes. Jack Roberto University for his anti-selos courses, Barbie Portesa State University, and David Licauco State University. Jack is aware of this and even poke fun at his popular meme by making his own and uploading it on social media. So kung matatandaan ninyo, may mga ganitong ganap dati si Jack, ba? Diba? Na bago pa po dumating, or kumbaga habang ginagawa po ni Miss Barbie Portesa and Mr. David Licauco yung kanila pong teleserye na natapos na maging sino ka man, abat nagpapapansin si Jack patungkol dun sa anti-selo. So dahil dito, sinaway na siya ng GMA, kasi imbis na ma-focus yung attention ng maraming mga fans ni Barbie dito po sa paparating na teleserye, sa kanya na po napo-focus, dahil parang tila baga ago eksena siya sa mga panahon na yun . David meanwhile has said that he understands some fans over zealousness but hopes that there will be no hate thrown at anyone. Yun po yung pakiusap niya, na hindi naman daw niya nauunawaan naman daw niya yung mga fans dun sa talagang sobrang magiging funny, no? Yung sabing over zealousness, kumbaga parang talagang kumbaga dead na dead na sinusuportahan talaga ang Barda. The memes continue for the three are expected to linger with Jack starring in an upcoming drama titled The Missing Husband. Kanya-kanya talaga silang mga pakulo . Jack real life girlfriend Barbie meanwhile is currently filming with David for their TV reunion after Maria Clara at Ibarra. They are talking
taking on the roles of Monique and Carding in the remake 1991 Sharon Cuneta and Robin Padilla star Maging Sino Ka Man, which is about an end, no? Tapos na. Talaga nakita natin yung kilig match niyang lahat ng yan, ano? David was asked about Barbie and Jack nung before na dumating po yun. The actor was present as guest and frequent customer at the popular spa franchise. He was asked if he had told Jack about the scene he and Barbie would be shooting for the show. Hindi ko natanong si Jack kasi feel like maintindihan naman niya yung situation. And knowing him, he's smart enough na maintindihan ang taga-showbiz din siya. So I don't think it's going to be a problem, the actor said. Which is very true, diba? Hindi naman na kailangan pang magpaalam or magsabi si Mr. David Licao ko kay Mr. Jack Roberto. Dahil sabi nga ni Mr. David, parehas naman silang mga actors and actresses at naintindihan niya that's part of the job. He was also asked if he and Barbie had ever talked about some fans' clamor for him and Barbie to pursue a relationship. At ito po yung sagot niya. I think what we talk about last is paano namin i-handle yung mga ganitong situation, cause I think hindi naman siya problem for us. And ayaw lang naman talaga namin is pag may hates, diba? At the end of the day, tao lang din naman kami. But then again, you also have to understand the side of the story. Kami, entertainers, meron din namang na-entertain. Kailangan intindihin yung both sides, he explained. David also said that he's okay with supporting them as long as fans remain positive. The actor also gamely answered about his popular TikTok meme about David Licao of State University, where he is painted as a personality who is a Bachelor of Science, best friend in major in comforting. So, talagang, kumbaga parang si David kasi kapag tinanong po ninyo with regards to this kind of issue, hindi po siya nagsusugarcoat eh. Talagang direct to the point siya pag sumagot, diba? At wala siyang parang i-cover up niya, diba? Kasi alam po niya yung kanyang side pagdating po kay Barbie Portesa. And Jack also should understand. No, kung ano yung sitwasyon ngayon ni Barbie. Kaya nga sabi ng ilan sa mga fans, dapat daw si Jack maging supportive na lang para kay Miss Barbie Portesa. So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo, no? Magre-react lang tayo. Sabi po ni Kieg Haradale, love you both by the magically destined to be together, treasure each other, thank you for making us happy. Ayun, so ito po yung komento niya. Sabi naman niya, isa sa komento niya, ay talaga naman may inspiration ng Barda, I love you so much to the moon and back, natural talaga kayo, respeto talaga, kaya maraming nagmamahal sa inyo. Ayun, true naman, sa nakita nating live videos nila, sabi ko nga sa inyo, wala po silang wala silang awkwardness na ipinakita or ipinaramdam man lang, kasi mararamdaman mo yan eh kapag ikaw ay nanonood, parang tumatawid yung emosyon nila dun po sa ginagawa nila ng live. Kaya naman tama yung sabi po ng isa sa mga Barda fans. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please follow me on my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!